Yo guys, what up? Welcome back to my channel. Pasensya na mga tol. Laging pasensya na no, tuwing nag-upload ako kasi sa totoo lang, sobrang dami nangyari. I was trying to serve a lot of you guys. First and foremost, sa lahat ng mga existing na clients natin, maraming salamat. I think if not one of the biggest, tayo na ang biggest na supplier ng mining rigs, yung mga open case mining rigs sa buong Pilipinas. So, mga tol, sobrang daming salamat. Hindi ko naman mention kung sino kayo kasi alam niyo na kung sino kayo, ang dami niyo. Talaga sobrang thankful kami ng buong team. Kaya hindi rin ako nakakapag-upload, guys. Unahan ko na kayo. Maraming salamat talaga. We have been focusing all our efforts offline para sa inyo, para mabigyan kayo ng so we can serve you better. And with that being said, guys, don't forget to follow the Facebook page para maging updated kayo sa mga next activities natin. And sobrang dami pa nating kailangan gawin. Okay, or planong gawin for gaming, for mechanical keyboards, for 3D printing, guys, lahat 'yan papasukin natin so we can provide you the best service. Anyway, with that aside, pag-usapan natin tong ROG Strix na to, itong poging GPU na to na 1070 Ti rig, okay? From our client. What do I think about these GPUs? Ano yung feedback ko? Good ba siya nagamitin as a mining rig or sayang ba ang pera mo? Or kamusta naman yung cards? Maganda ba yung quality? How about the thermal performance? Actually, ang pinaka-importante, ito naman talaga yung inaabangan ng marami sa atin, is ano ba yung profitability niya? So, later, ipapakita ko kung magkano ba talaga yung kitaan sa ganitong rig. Okay? Para magkaroon kayo ng magandang estimate kung kayo pa ay ready pasukin itong pagmimina ng crypto. Okay? So, pasensya na kung medyo ballpark figures tayo right now. If you want to get an exact quote, okay, or you want to my team to build a rig for you, regardless kung anong graphics card yan, anong configuration yan, open case mo yan or closed case rigs, guys, links down below. Jomac, okay lang, pero gusto ko kasi mag-DIY para mas makamura ako. Walang problema, pare. Paki-check lang yung pin comment, andyan lahat ng mga sinala nating parts, okay? Yung mga approved natin na parts for our mining rig builds. Para more or less magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga ginagamit natin sa ating actual builds. Okay? Regardless if you wanna buy from us or you wanna buy elsewhere, feel free to check the links down below. Okay? So, anyways, ROG Strix 3070 Ti. Guys, I've been hesitant to use yung 3070 Ti for the longest time. Okay? Kasi before, ang presyo nito ay sobrang taas. I think this was selling for about 55,000, naging 53,000, tapos last week parang nabalita ako nasa 40 plus na lang. So may mga sellers na ganun pa rin, 50 plus, meron namang mga 45. I think yung cheapest na nakita ko for these ones, or not necessarily yung ROG Strix, because of course alam natin mamahalin to, pero I think the cheapest is around mga 42,000, guys. Brand new yun, guys, brand new. So if you wanna buy this used, of course mas mababa pa, 40, 38, 37, ganun, guys. At that price, sobrang steal ng cards. Okay, heads up lang, at that price sobrang steal ng cards. But when it comes to performance, okay, malalaman natin later how does it compare dun sa mga existing na mining cards natin at the moment. And alam naman natin kasi na pabago-bago ang presyo ng mga cards natin, ng GPUs natin. So where does it rank dun sa current na profitability and pricing ng mga cards? Okay? So, first impressions muna. Of course, ito ang box. When you get this one, actually, na-experience ko na getting this one, na 3080, and yung Gundam Strix na version, yung white version nito. More or less, if you will get the 3080, 3090, pare-parehas lang yung nasa loob. May parang ruler na libre, some Velcros, tapos yung sa Gundam niya, meron siya parang metal na ina-attach sa case ng computer. Oh, sensya na natin just si ano yung aking Doberman. Pero hindi natin kailangan mag-reshoot ngayon kasi medyo rush, guys, kaya tuloy-tuloy lang tayo. So anyway, ito yung itsura ng mismong card. Wala itong pinagkaiba, guys, sa kulay ng 3090. So what's good about the ROG Strix lineup? Okay? Kumbaga ito yung creme de la creme ng Asus. Well, actually, you can argue na Gundam yung creme de la creme. Pero guys, mind you, it has the same coolers, okay? Same fans lang yung ginagamit do sa Gundam Strix. Meron lang few RGB here and there, some bells and whistles, but essentially it's the same card, okay? Okay, question.
Okay ba to? Ito ba yung prefer, ito ba yung favorite mo sa lahat ng cards ng ASUS? Actually, I will argue I will like yung I would try to recommend yung Tough better than this one just because of the price, okay? Pero kung parehas lang yung price, why not get this one, okay? So, Joe Mac, bakit gusto mo yung Tough? Kasi yung Tough, guys, puros bakal. Wala siyang plastic. Kasi ito, plastic to, guys. Wala namang masama sa plastic, pero wala lang. Parang mas strip ko lang. Parang it's better built. It's more well-built versus the streak cards. Ang advantage ng streaks, guys, is yung mga power faces niya, yung nasa loob ng PCB. Kasi at the end of the day, guys, kahit kaano kaganda pa yung RGB mo, kahit kaano kaganda pa yung box mo, kung hindi nagpe-perform yung cards mo, guys, syempre, wala pa rin kwenta yun, di ba? Kung nag-throttle man yan, di ba? Kung lagi nag-i-invalid memory error, di ba? Kung anong memory ba yung ginamit dyan, anong quality ba, Hynix ba, Micron ba, Samsung ba, ganun, etc. But, generally speaking, I would prefer the tough card over this. Kung ngayon, kung parehas lang yung price nila, of course, I will opt for the Rogue Sticks. Siyempre, di ba? Mas guwapo to, yung colors, relatively the same. Pero yung resale value kasi nito, marami na akong kolekta nito. And ako, if given the chance, I will get a rig na, as in, gusto kong bumuo ng farm na gawa sa either Sticks or tough na cards. Okay? So, ganyan siya, triple fan. Ang maganda dito, yung fan niya, guys, meron siya pabilog. Okay, hindi katulad dito sa ibang cards natin, mayroong pabilog na nakagano, no, nakabalot sa mga mismong cards, kaya less yung chance na mabali yung mga LEC nitong fans natin. Yung likod niya, okay, yung likod ng PCB is made out of aluminum. So aluminum backplate na siya, unlike yung mga plastics natin that tend to warp pagka nainitan. Guys, hindi yan tutuloy. Ano yan? Para sa ano yan? Para sa langgam yan, peppermint. Okay. So, tip ko sa inyo, quick tip. Kung medyo malanggam sa area nyo or malapit kayo sa maraming lupa, lagyan nyo ng peppermint para hindi nilalanggam yung mga rigs or pieces nyo. So, yun lang naman. Okay. So, ito yung itsura niya. Triple slot card yan. So, kaya kung nakikita nyo, hindi rin natin mapuno yung mismong rack natin. Kasi this rack is actually 10 to 12 slots. Okay. Of course, available na sa Shopee. Links down below. Anyway. So, kidding aside. Triple slot card itong mga to, guys. Okay? So, hindi ka makakapaglagay ng sobrang dami niyan. Hindi kaya ang 10. So, kaya lang dyan is 8. Pwede mo siguro siksikan na siya, pero medyo masikip ang iyong allowance for this one. Okay? Actually, medyo maluwag pa to. Kasha siguro 10, pero baka masakal. Okay? Okay lang yon kung naka 6,000 RPM ka. So, if you want na sulitin yung isang system unit, okay? Gusto mo lagyan ng sobrang daming cards, just let us know. Tapos, we will recommend you use the 6,000 RPM fans. Pero, mas maingay nga lang yun compared to this one. Kasi ito, tingnan mo, mas maingay pa yung GPU saka yung fan ng PSU kaysa dun sa mismong RPM fan sa likod. So, if you're interested sa mga Whisper Quiet fans, links down below, guys. Check mo sa comments. Kompleto yan kung gusto mo mag-DIY yan. Doon lahat ng PS ang kailangan mo. Well, almost all. Okay? And I just hope na by the time na you click the links, marami tayo stock kasi medyo mabilis magkaubusan, mga tol. Okay. So anyway, how do you set up the Rogue Streaks? Okay? 3070 Ti. Alam naman natin na GDDR6X. Nako, Zomac, ayaw mo i-recommend yung mga yan, no? Yes, guys, ayaw ko i-recommend to kasi they tend to be hot. Okay? And ang disadvantage kasi dyan, guys, for Ethereum mining, it's really intensive on the memory. So, kumbaga, intensive na sa memory, tapos yung GDDR6X mo pa, mainit, tapos dagdagan mo pa ng mga manufacturer na supply yung mga thermal pads, kaya hindi ko nare-recommend. Pero for this one, 3070 Rogue Streaks, wala tayong naging problema sa performance ng memory niyan, yung GDDR6X niyan. Okay? Pero ako honestly lang, if you can try to avoid yung mga GDDR6X cards, i-avoid nyo na lang altogether. Marami naman tayong alternative na cards dyan. Otherwise, kung gusto nyo talaga, kunwari 3080, ganyan, mamili kayo ng cards, guys. Especially kung first time nyo mag-build, ang dami dyan nag-aalok. Ganito, XYZ card. Guys, i-check nyo muna kung ano yung feedback ng mga actual gumagamit ng cards na yun. Marami dyan nagta-thermal throttle. Okay, itago na lang natin sa brand. Yung brand nya, itago na lang natin sa pangalan na MSI. So, ang dami ko ng palpak na
na card kay MSI. Okay, walang problema kung 3060 Ti, 3070, okay lang yan. Pero pagdating sa 3080 nila, 3090 nila, lagi nagtotrottle. So walang problema naman kung gusto mong palitan ng thermal pads. Kaya lang, you will void your warranty in the process. And of course, you have to know how to disassemble the card properly, ibalik yan na maayos, bibili ka pa ng thermal pads. Kailangan ma-measure mo kung yung tamang thickness niyan, ikaw pa magka-cut niyan, di ba? Just don't, okay? Kung meron ka naman choice na ibang cards. Anyway, guys, yun ang masasabi ko sa 3070 Ti. Okay, overpriced before. Right now, ang ganda ng ano, ang ganda ng presyo. Okay, you will get around 180 watts for 60 mega hash. Okay, for this card, not really that great, okay, in terms of efficiency, pero kung mura mo naman siya nakuha, okay? And of course, syempre, since RTX yan, yung mga pinakabago, so you get all the warranties ng shop, okay? Like, for example, you get this from us, you also get the distro, okay? Lahat ng mga software na pinakabago ni NVIDIA, maganda ang resale value. So, it's not a bad deal. It's more of, tignan nyo rin yung presyo kung magkano siya binibili. Okay. So, lipat naman tayo ngayon sa profitability. So, etong ano, sana nakikita sa ano, sa screen nyo, sana hindi malabo. Guys, babawi ako sa inyo. Mag-stream tayo eventually na i-share ko talaga yung screen ko sa inyo and I will show you how it's calculated, okay? But for now, pagtsagaan muna natin to mga tol. So, meron ako dito listahan ng mga card, okay? Hindi ko nilagay yung price kasi alam naman natin parang siso ang pricing ng mga card natin, taas baba yan. Ang nilagay ko na lang dito is more or less ano yung good performance sa mga card in terms of mega hash. Ito yung power doon niya, yung wattage. Okay, efficiency rating, basically, tignan mo na lang dito, mas mataas yung number, mas maganda. So, may kita mo dyan, ang mostly efficient dyan is, wait lang, actually parang baligtad. Mas, tama ba? Mas mababa, mas maganda, sorry, baligtad tayo. Okay, ibig sabihin, per mega hash, ilang watts yung kailangan. So, for example, dito sa 1660 Ti, okay, isang hash rate niya, 2.5 watts lang, okay? Okay, kasi 30, di ba, nakikita nyo, 30. Okay, 75 watts, 30 mega hash. So, ibig sabihin, sa 2.5 na watts, isang mega hash. Bakit efficient yan? Kasi guys, hindi yan LHR, okay? So, it's also a good card. Provided na maganda ang pagkakakuha mo ng iyong, ano, ng iyong presyo ng card. Jomak, nanginginig yung kamay. Kaya mo na ako, tol. Medyo mabigat yung phone. So, pasensya na. I think mas maganda yung screenshot nyo na lang to. Yan, paki-screenshot na lang guys. Okay, tapos i-discuss ko later. Alright? Okay. So, ganito. So, meron tayong pangalan ng cards, ilang mega hash, ilang watts, ano yung efficiency. Titignan mo lang sa efficiency guys. Mas mababa, mas maganda. Gross profit per month. Tol, paano mo kinalculate to, Jomac? Ganito guys. Ang profit talaga, nag-iiba yan day in, day out. Okay? Kaya yung mga na computation natin noong December, lagi ko sinasabi yan, hindi yan forever. Okay? Tumataas bumababa yan. Hanggang kailan profitable yung mining? Hindi ko alam. Magkano ba yung gas next month? Ganon din yun guys. Same question. Hindi natin ma-predict kasi sobrang dami ng factors. Global ang crypto guys. Okay? So, hindi na, parang kailan tataas ang SLP? Parang ganon yung tanong. So, hindi natin masabi. All we can do is more or less project kung ano yung kikitain ng card at current condition. Okay? At current situation natin. Okay? Ano ulit yon? Network difficulty, kung gaano karami nagmimina, yung blockchain rewards, yung presyo ng crypto, lahat ng yun, variable. Tapos ang tanong pa dyan, kung kailan ka magbebenta, okay? Kasi meron nagmimina, mina, tapos parang ako. Tapos meron naman, mina, benta. So, ang daming variable guys, okay? And hindi magkakasya sa isang video. So, I think ang best na lang dyan is, guys, again, links down below. Message my team para maasikaso namin kayo. We can provide you yung quotation depende sa budget nyo, preference nyo ng cards nyo, etc. Okay? Pasensya na, hindi abot sa video na to. So anyway, okay, mega hash, wattage, efficiency, more or less, alam mo na kung ano magandang card. So kahit hindi ko sabihin kung ano yung recommended ko, makikita mo na dito mga tol. Okay? Ngayon, gross profit ito. More or less, syempre, 3090, mataas talaga profit nyan kasi mataas hash rate nyan. Kasi ang hindi natin nalagay dito, yung presyo. So, lahat ng yan, guys, gumagalaw, okay? Lahat ng to LHR, actually, except dito, yan, dalawang yan. Lahat ng yan, LHR yan. So ang isa pang variable doon, gaano kaganda yung unlock, okay? Kasi yung unlock, guys, tumataas ng tumataas habang tumatagal. And minsan, kung nga rin, 3060 Ti, ang ganda ng hash rate yan compared sa other cards. So, ganun siya, guys, okay? So, if you want to refer to this one, okay, just make sure na
you're also taking into account na meron itong mga pagbabago, okay? Kaya pag papasukin mo na talaga, kailangan mo magpa-quote ng actual based kung kailan ka papasok, okay? Para to get a more clear picture of the things, okay? Alright, anyway. So, gross profit per month, nasa si 3070, ayan, 1-2 siya, mga tol, okay? Gross profit, sorry, 3-8, okay? Tapos magkano power cost niya? 1,296. Ito ay nakapeg sa 10 pesos per kilowatt hour. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-compute. Sa akin, 11 right now kasi sobrang dami ko ng, sobrang laki ng consumption ko. Pero sa probinsya naman, may 6 pesos, may 8 pesos. Meron pa nga parang subsidized daw sila sa co-op. Kaya 4 pesos, 3 pesos, 3 something eh. Yung sinabi niya sa akin na kilowatt hour nila. So, nilagay ko na lang ito is kita niya ni 3070 at 60 mega hash for 180 watts, okay? Pero matto guys, sa buwanan to, walang araw na 38. Sobrang lakas nun, okay? Efficiency niya medyo hindi maganda, pero again, maganda naman ang hash rate niya, mataas. So hopefully mura mo ito nakukuha kung magte 3070 Ti ka. 38 per month ito, nakabase to sa $400 per 100 mega hash ng Hivon pool. So if you're using other pools as well, magbabago ulit 'yun, no? Kaya 'yun talaga guys, maraming variable sa income ng crypto. Okay? The more na nagzo-zoom out ka, yung tumahaba yung timeline mo, mas nagiging simple ang calculation. Okay? Which is gagawin ko ng video, bakit mining ang in my opinion, ang best way or best approach sa pag-i-invest sa blockchain and cryptocurrencies. Abangan niyo 'yun guys sa next video natin. Mga 2023. Hindi, joke lang. Mag-upload ako ASAP, okay? Utang ko 'yun sa inyo. All right. So ang kuryente niya assuming 10 pesos per kilowatt tayo, kilowatt hour, almost 1.3 natin, okay? Kaya ang kita niya per month 2.5. Ngayon, dito ka magko-compute. Yung mga mahilig magko-compute ng ROI, kailangan mo mababawi yung card. So yan, 2.5 per month, okay? So magkano mo binili yung card noon? Doon ka magbabase. Magkano mo binili yung card noon? Magkano yung system unit mo? Okay, syempre meron ka pa mga incidental costs, yung mga maintenance, yung mga other na things that you will buy, panlinis, ganyan. Kung magre-replace repad ka ba in the future, kung hanggang kailan pwedeng minahin yung Ethereum, kailangan mo ba magpalit ng coins, etc., etc. Pero ito guys, pinapakita ko lang as of April 2022. Ayan yung rough estimate ko and where I rank the 3070 Ti. So with that being said guys, pasensya na, medyo mahaba yung video. With that being said, I would recommend 3070 Ti sa madaling salita, provided, tol, provided na, number one, mura mo to nakuha. Number two, maganda yung quality nung nabili mong card. Okay? Otherwise, there are a lot of other options out there, guys, na mas madali, especially for beginners. Kung ano yung mga yon, and if you want to get an accurate or the latest calculations, links down below guys, you can message my team for inquiries. Pasensya na, hindi lang namin talaga agad-agad maasikaso lahat guys. Sobrang good problem to have naman kasi marami talaga tayong inaasikasong kliyente right now. Or if you want, you can book an appointment with me kung gusto mo talagang ma-one-on-one ako pagko-costing ng mga actual rigs mo and ako mismo magre-recommend ng cards na gagamitin mo. Guys, maraming salamat sa panonood and I will see you sa future uploads ko. Don't forget guys to check the links down below. Ang dami dyan, yung links natin for Shopee kung gusto mo mag-DIY. We're also opening up our rig cleaning service saka yung repair natin, okay? We cater to Manila and nearby provinces, alright? So, salamat sa panonood, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung talagang na bad trip ka, tangay na, dami mo sinabi. Ang gawin mo, i-share mo tong video na to sa kaaway mo para mabad trip din. Sige. Anyway, salamat.